Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading ngayon, June 24 to 30, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see. Anong ganap sa inyo, Aries? June 24 to 30. Okay, bottom of the deck, the Knight of Wands. This is the time for you to be more active, no? So mas magiging active ka ngayong week na to. You will travel, you will be action-oriented, no? Yung mga bagay na isinasantabi mo or hindi mo muna ginagawa. Noong mga nakaraan ngayong week na to, gagawin mo na. Lalo na kung ito'y related sa finances mo, trabaho, sa career mo. Pwede kasing naging relax ka ng mga nakaraan. Pwedeng tinatamad ka sa trabaho. If you are into creatives, hindi ka masyadong nag-create ng contents, ng videos, hindi ka nag-upload. So, ngayong week na to, yes, gagawin mo na. Oo, Wheel of Fortune. This is a major shift in your energy. So, mas magiging, ano ka na ngayon, inspired. Yes. Kasi meron kang realization sa sarili mo na, oops, teka lang. Kailangan ko talagang mag-exert ng effort, no? Kung gusto mo talaga na makita yung mga resulta ng goals mo. Some of you are leaving a situation na feeling mo hindi ka na masaya, you're not inspired anymore, pwedeng career yan, pwedeng pinag-iisipan mo ngayon. Okay? Your overall energy is the Devil card, Capricorn energy. I feel like ngayon mas magiging, ano ka, yung centered ka sa goal mo, lalo na when it comes to money. Oo, medyo magiging, ano ka ngayon, mukhang pera. In a good way, okay? Wala namang masama kung mukhang pera ang isang tao. Kasi diba, kung walang pera, mahirap tayong, ano, hindi tayo kakain, diba? So, ibig lang sabihin niyan is, kasi Capricorn energy to, the Devil, is about obsessing sa isang bagay. So, yung iba sa inyo, you may be obsessing with your career, your money, your business. Kaya lang, ang ano lang dito, ang downside is, yung balance, pagbabalanse mo sa situation mo na hindi naman pwedeng puro trabaho, trabaho na lang. Kailangan din alagaan mo yung sarili mo, no? Kailangan may time ka rin for yourself to recharge, relax, 'di ba? Okay? Hindi yung parang alipin tayo lagi ng salapi. Although maraming ganyan, alipin ng salapi, ayan, parang alipin. So, anyway, your challenge is the Eight of Wands. There may be times na parang, alam mo yung feeling na inspired ka ngayon, tapos mamaya bukas wala na naman yung inspiration mo. Hindi ka na naman motivated. Tapos the next day, motivated ka na naman. So pwedeng merong, ang tawag dyan, parang roller coaster ride na of emotions, of feelings. So I think that is something na kailangan mong i-manage, no? Huwag masyadong todo buhos doon sa energy mo kasi baka bukas ubos yung energy mo for tomorrow. So, kumbaga, take it, ano lang, one step at a time. Okay? Your opportunity is the Queen of Wands. I think meron kang mga explore na skill set mo, talents, new opportunities related to your passion, to your interest. Pwede rin magsa-start ka ng business, no? You have the opportunity to start a business na andun yung interest mo. Hindi lang siya about the pera, but also at the same time, gusto mo talaga yon, no? Kasi yung iba, nag-negosyo dahil alam nila yun yung patok. Let's say, for example, dahil pumatok yung parisan, marami nagsulputang mga parisan, di ba? Although, hindi naman talaga yun yung passion nila. Pinapasok nila. Yung iba nagtatagumpay doon kasi kumbaga depende na rin sa determination mo, sa location. Pero kung talagang hindi yan yung trip mo sa buhay, eventually,
hindi yun magiging successful. Okay? So, your blessing is the Knight of Pentacles. So, this is taking it slow, no? Slowly but surely. Ayan, this is stability in your finances, your career. So, yung iba kasi nag-o-obsess na, oh, puro trabaho, trabaho. Kaya lang, yun nga, paano kung magkasakit ka? So, paano na yung trabaho, diba? So, kumbaga, may mga goals na long-term goals na hindi mo kailangan madaliin. Kasi eventually, kung consistent ka sa ginagawa mo, consistent ka sa actions mo, makikita mo rin naman yung resulta nun. Okay? So, your money, career, finances. You have the Empress, Seven of Pentacles, and the Six of Pentacles. O, di ba? Ang ganda ng iyong energy for your money, career, finances. But the catch here, ang kailangan lang dito, you have to be more patient. Okay? You have to be more patient sa sarili mo. Hindi porket hindi ka motivated ngayon, wala kang gana eh. Sa mga susunod na araw, eh ganun pa rin, no? No, kumbaga, take care of yourself with the Empress card. Kasi kapag sobra kang overworked, drained na drained, parang feeling mo, kabayo ka na pinagtatrabaho ng buong araw eh. So, give yourself a break. Kasi after mo yan, magpamassage, magpaspa, magrelax, magbakasyon, lumabas, maglakad-lakad. Pagbalik mo ng bahay, ayun na naman, inspired ka na naman. Diba? So, ganun lang naman, no? Give and take, and also balance in your energy pagdating sa career, no? Mm-mm. So, your love life is Page of Wands, the Strength card, and the Nine of Swords. Okay. Yung iba sa inyo, pwedeng may challenges na kinakaharap sa relationship. Pwedeng the person that you're dealing with ay gala. Hindi pong laging nasa galaan. Or laging wala. Laging may pinupuntahan. Pwede rin reversal yung roles. Pwedeng ikaw tong laging busy. Laging may inaasikaso. Tapos, wala ka ng time para sa family mo. So, just take what resonates. So, pwedeng magkosto ng some challenges with your relationship. Pero dito mo masusubukan yung relationship na meron ka. Kung malakas ba to. Kasi kung talagang this person will stick with you no matter what, then maiintindihan niya. Kailangan lang talaga mag-usap kayo, no, ng person mo. Dapat naiintindihan niya bakit busy ka, bakit wala ka masyadong oras sa kanya, 'di ba? And vice versa. Kasi 'di ba, pagdating sa relationship, it has to be ano, parang give and take, compromise. Unsuccessful outcome to a problem. Okay, maaring meron kang challenge sa anything, no? Ano to? Saan tong area of life? Ooh, seventh house relationships, partnerships. Nako ha. Yung iba sa inyo baka mauwi sa major problem sa relationship. Mm-mm. Kaya kung ngayon nararamdaman nyo na kailangan nyo na mag-usap, usap na. Trouble accusations, nako. Baka ano, meron ditong selos or parang nagtatamang hinala na yung person mo. Someone will gossip about all your secrets. Nako, ayan na. Ingatan yung mga taong pagkakatiwalaan mo, mga pinagsasabihan mo ng mga secrets mo. Pwedeng may magkalat niyan. Spiritual love. I feel like this is para sa sarili mo. Time to go out and have fun. Oh, diba? Ito yung sinabi ko sa inyo na pag things are getting so stressful, go out, have fun, relax. Love. Oh, main concern nyo ngayong week na to, love life. Or anything na mahal mo. No? Your career, your business. Just take what resonates. And of course, whatever you do, no, love will make a way. Ano daw? Oo, love will find its way. I have Libra, Mars. Mars and Libra in the first house. I think, you will be focusing on yourself. Mm-mm. Ngayong week na to, titingnan mo kung ano yung mga bagay na dinideserve mo. And if sa relationship you feel like you don't deserve this person,
this friendship, this connection, pwedeng you may be cutting off people in your life. You're finally taking action. Baby steps are still steps and they are better than standing still. So, ito yung nabanggit ko sa inyo kanina. Slowly but surely. Okay? Self. Oh, diba? Focusing on yourself. If beating yourself up, if beating yourself up work, you'd be thin, rich, and happy. Try loving yourself instead. Yes, Aries. So, there's nothing wrong with focusing on yourself. Hindi naman ibig sabihin nun selfish ka. But syempre, kailangan ayusin mo muna yung sarili mo. Diba? Para maayos rin yung pakikitungo mo sa iba. So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!